Hi guys! Welcome to my short vlog. At heto guys, ginagawan ko ng sinangag yung asawa ko gamit yung tirang ham nung Thanksgiving. Tapos malaki yung ham guys, so ang ginawa ko dun sa iba na hindi ko siya agad magagamit, pinortion ko siya sa Ziploc and then nilagay ko siya sa freezer guys. Kasi nanghinayang talaga ako na hindi magagamit yung ham tapos itatapon lang siya, nakakapanghinayang. Guys, nilagyan ko siya ng ganito guys. Spicy chili crisps. Umiiyak yung anak ko. So, nabili ko siya sa Florida ata to. Sa Florida. Sa Asian store sa Florida. Doon ko siya nabili. And then, umiiyak yung anak ko. Come here, Tysos! Come here! Yung panganay ko naman busy. So, anong oras na ba? Time check is 10:53. Gising pa yung mga bata. Bakit gising pa yung mga bata? Nag-nap sila around 5. Nagising sila ng mga ano. Yeah, around 5. 5:30 ganun. Nagising sila ng 8 p.m. So, gising pa talaga sila. Yung isang yan, siguro, kaya siya nag-iiyak ng ganyan dahil mahinihingi siya sa kuya niya tapos ayaw siyang bigyan. Christos, can you share food to your brother, please? Thank you. Share food to him. I give you more if you share, okay? Sharing is caring. Pasensya na guys, nagmamototi na ako dito. Ganto talaga kapag ka meron ka ng anak. Pag nanay ka na, sa totoo lang, ayoko talaga ng ratatata ko guys. Hindi ko talaga naisip na kahit kailan hindi ko naisip na magiging ratatitata ko. Kasi ayoko ng ingay. Madaldal ako pero ayoko ng ingay sa bahay. So, pagka ganun pa lang naging nanay ka na, nag-asawa ka na, naging nanay ka na, nagiging ratatitat ka talaga. So, yung nagmamadali ako guys, 10:55, 11, gigising yung asawa ko at papasok. 11:35 aalis siya. Mga ganun. Tapos, kinabukasan. So, eto guys, nilagay ko na yung fried rice. Guys, hindi madami talagang kumain yung asawa ko. Pero, eto, fried rice siya. Nilagay ko yung fried rice dito. Magtutumil kasi siya ngayon kasi baka mag-overtime siya bukas. Tapos, eto guys, dito, maglalagay naman ako dito ng sandwich. Yan, dito, lalagay ko naman ay sandwich. Yan. Hindi ko muna isasara kasi mainit pa. Tapos, yung ibang fried rice, nagtira ko ng konting fried rice para ipapakain ko naman sa anak ko. It's either mamaya, pag nahingi siya ng pagkain, kakataas niya lang mag-dinner, kumain siya ng sandwich at ng yogurt. So, pa ba yung kinain niya? Dami pa niya kinain eh. Kumakain siya ngayon ng Pops, yung baby Pops. Tapos, para yun sa kapatid niya. Kumakain siya nun, tapos ayaw pa niyong bigyan yung kapatid niya. Ang galing eh, no? Ang dali ha, nagko-concentrate lang ang lola niyo. So, yan, para hindi masayang. Ito, para naman to sa anak ko. Kasi ano, ito kasi hindi siya talaga yung sabi mong kanin, ulam, kanin, ulam. Kaya kailangan yung kanin niya at ulam niya pagsamahin. Ayun, guys. And then, gagawa ako ng ano bang gagawin ko? May tumatawag sa akin. Mamaya ako na sasagutin. Gumagawa ako ngayon. Gagawa ako ngayon, guys, ng sandwich.
ilalagay ko naman pang ibabaw to. Kasi if ever man ma-pull siya ng overtime, 16 hours, kailangan may extra siyang pagkain. Tapos, ang ano ko pa dyan, meron siyang sandwich, tapos meron din siyang iba't ibang mga pagkain na dadalhin. Ganun siya. Ganun siya, guys. O, yan. Itatabi ko na itong mga gamit na to kasi naano ako eh. Para sa sandwich ng asawa ko, meron akong super chunk na Skippy. And then, apple mango jam. Maghuhugas muna ako ng kamay. So, ganito pag nasa kusina ka. Pag nasa kusina ka, guys, hugas ng kamay, lagi, kadakgalaw, talagang maghuhugas ng kamay. Hugas punas. Ang ganda ng t-shirt ko, oh. Parang teenager lang. So, hindi ko alam kung saan siya tumigil. Bakit siya tumigil, guys? Hindi ko alam talaga saan siya tumigil. Pero, parang may timer na naman tong ano ko. So, guys, kaya gumawa ng vlog ngayon kasi pag-uusapan natin yung nag-viral na naman si May Tame. Nag-away sila kasi na-hospital pala yung kapatid ni Anggi. Anggi ba, Angie? Ang ganda kasi nung pangalan niya, Angie. So, si Anggi, ayun nga, na-hospital yung brother niya. Tapos, siguro, nagsabi siya kay May Tommy, hindi ko alam, baka hindi napadalhan. Yun, nag-live na naman siya sa TikTok. Nag-live sila sa TikTok and then, nagsusorry si May Tame. At Gina naman to si Angge. Ito guys, bilang sa isang may asawang afam, huwag po nating ipa-obligate yung buong angkan natin sa ating asawa o jowa. Lalo na hindi naman sila kasal. Bayaan natin silang magkusa, guys. Tsaka, bakit siya Gina na hindi nakapagbigay ng 20,000? Pag nagkasakit ba si May Tame, magbibigay ba yung pamilya ni Angge? 20,000 guys, 20,000 is $400 dito. Hindi ganun kadaling kumita ng $400 guys ha. Kung akala nyo ganun kadaling kumita ng $400, you're wrong. Dito sa Amerika, oras ang binabayaran dito. Time is gold. $1, hirap kumita. Yung pa kayang $400, agad-agad, expected niya. Ang alam ko, pinapadalahan niya ni Tami ng ano eh. Tami talaga yung tawag ko, kasi yun ang pagkakapronounce niya. Pinapadalan siya ng kanyang... Ay, bakit ko isya iano? Yan, nalito na ako. Imbis na ilalagay ko lang siya sa ziplock, ayan. Yan. Ang kalahati niya, yung isang pisngi, merong peanut butter, yung kalahati jam. Bali, PB&J yung tawag nila. So, ayan na. Meron na akong baon sa asawa ko. Ipe-prepare niya kung ano idadagdag niya. Alam ko magbabaon siya ng tubig, ng soft drinks, ng chips, at kung ano-ano pang makakain. Kasi, nagbabaon din siya guys ng noodles lagi. Because, he's most of the time... He pulled overtime, guys. So, ganon. Tignan, ang hirap-hirap kitain ng pera dito sa US. Kailangan dito masipag ka. Kasi malaki din yung bills dito. Madaming taxes. Ganon. Hindi ganon kadali. Tapos, mamadaliin mong magbigay ng 20,000. You're lucky if your boyfriend give you money help your... Ang hirap. Naging ang jeep na tuloy ako. You're lucky if your boyfriend understand your situation and helping you. But they are not obligated. My goodness. Huwag mong ibligahin yung jowa mo na magbigay. Tapos nagagalit kapag hindi ka nabibigyan. Huwag mong aaway ng jowa pag hindi nabigyan. So, heto na nga, guys.
Nakakainis talaga yung mga ganyan. Bakit sila ganyan ba yun? Ito na. At least ako, nahandaan ko na ng baon ng asawa ko. Ayan na guys. Sarap ng ano. Ang sarap nitong fried rice kasi may chili, garlic, chili crisp siya. Tapos yan. Potato bread pala yung gamit ko. Guys, huwag niyong tirahan ang mga foreigner, guys. At mahirap kumita ng pera ngayon, guys. Huwag magalit pag hindi nabibigyan ng 20 kyaw. My goodness. Ay, nako. Tapos, pag nag-aaway pa kayo ng jowa mo, lagi mong i-public. Hindi maganda yon. Hindi ko alam kung bakit siya nagtitiis si Apam sa kanya. Wala atang kaibigan yung Apam na yon para mag-suggest or mag-advise. Madami pang Pilipina, uy! Marami pang Pinay. Hindi lang siya. Ito ngang mukhang to, hindi nag-ano. Ito ngang mukhang to, hindi nang hingi ng 40 kyo. Tapos ikaw manghingi ng 40 kyo. Ah, joke lang. So, yun lang guys for our short video. And please, like and subscribe. Tama ba? Or follow. Kitang-kita yung phone ko dun sa ano, sa salamin ko. Bye!